Hello guys, welcome back to my channel. Ayan na nga, nakita nyo, tirik na tirik yung araw. So ayan, sobrang init dito sa amin. Kaya naman, gumawa ako ng paraan para malamigan yung ginagamit naming modem dito sa bahay. Kasi sa tindi ng init, kailangan natin ng cooling fan. Let's go! So ayan, kailangan natin ng cooling fan. So alam ko meron kayo na itataming ganyang cooling fan. At saka glue gun, clipboard. So ayan ang paglalagyan natin ng cooling fan. At saka dyan na rin natin ilalagay yung modem. Sa isang clipboard na lang. So ito na nga guys. I-setup natin dito yung modem. So ayan, ang init kasi dito sa amin. So 2 PM, yan, igayak natin yung glue gun, painitin muna natin. Yan, hintayin natin uminit. Napapansin ko kasi guys, yung modem namin, pagka sabay-sabay kaming gumagamit, as in sobrang init niya. Mga 5 to 6 users kami dito na gumagamit ng internet. So mainit. Tapos bumabagal siya. Siyempre, ganun na lang ang malasakit natin sa mga gamit. Kaya lalagyan natin siya ng cooling fan. Ganun pala talaga pagka madaming gumagamit. At saka pagka nagiinit na ng todo yung modem natin, bumabagal ang internet. So eto yon. Eto yung ilalagay nating cooling fan. Meron ito sa Shopee at saka sa Lazada. Matagal na dito sa amin to. So wala akong makitang ibang fan. So ginawan ko na ng paraan para magamit ito. Rechargeable ito. At murang-mura lang talaga siya. So ayan, umiinit-init na siya. Doon siya mismo natin ilalagay sa clipboard. Sa clip mismo, yan, dyan. Dyan natin ilalagay. Para nakataas siya o naka-elevate siya at nakatutok siya sa modem. Yan, pwede nyo itong gayahin. Ideas lang naman to. Para na sa ganun, hindi siya mag-init ng todo. At baka mamaya mag-overheat pa yung modem, masira. So, abala pa. Hindi natin alam kung kailan papapalitan to pagka nasira ito. So, ayan, isinesentro ko lang naman yung fan. So, ayun talaga ang kagandahan pagka naka-elevate. Tutok na tutok talaga siya sa modem at talagang maiibsan niya ang init. Lalo ngayon, summer na summer dito sa atin. Hindi lang dito sa amin. Pati na rin sa buong Pilipinas. So, ayan. Ayan. Kung meron din kayo na itatabing USB at buo pa, itabi nyo lang. Magagamit nyo ito dito sa fan. Kasi yung modem na ganito, pati yung ibang modem na tulad ng modem na ito, PLDT, Globe, yan. Meron silang USB port yan. So, dyan natin ilalagay yung USB cable. Nag-charge na siya. Tapos, at the same time, pwede mo siyang tanggalin pagka na-charge mo na yung fan, pwede mo na siyang tanggalin. Ngayon, pagka namatay, sasaksak mo lang. Kaya kuminsan hindi ko na siya hinuhugot. Kasi syempre matagal naka-on yung ating modem dito, tsaka gamitin talaga ang internet dito. Lalo na ako,
gamer pa ako. So, minsan naglalaro, kadalasan naglalaro ako. Minsan o kadalasan, naglalaro ako ng ML. Rati-rati, Call of Duty ang Call of Duty Mobile ang nilalaro ko. So, yon. Mabilis talaga mag-init ang modem. Yan, naisipan ko lagyan ng fan. So, yan. Pwedeng-pwede nyo rin gayahin yung paraan na ito. Pansamantala lang naman yan kasi wala pa. Hindi pa ako makabili ng plywood. So, at least, nagawan ko siya ng paraan para hindi mag-init at mahirap na pagka nag-overheat pa. So, ayan. Saksak na natin yung LAN cable. Ayan. LAN cable naman yan papunta sa ano, sa tindahan kasi naglagay naman ako ng router doon. So ayan, lagay na natin. Ayan. So ayan, okay na. Ayan. At least kahit pa paano mawawalan siya ng ano ng init. Dati-rate, nandyan lang yan. Sa lamesa na yan. Tapos yung fan na yan, nasa ilalim ng modem. So sabi ko parang mas maganda na gawan ko ng mas maganda. Na pwesto yung modem at saka yung fan. Para mas maganda yung circulation niya ng hangin. Papuntang modem. Yan. So yan, umaandar na siya. So, successful tong parang DIY or ano to, yung ginawa ko na ito. So, ayan guys, yan, nakita nyo naman, gumagana siya, umiikot. So, sana guys, may natutunan kayo dito sa ginawa ko na ito. At kung ikaw, bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. So, maraming salamat guys sa inyong panonood. So, ayan. Kaya naman niya nakasabit para na rin sa safety ng fan at saka ng modem. Kasi maraming bata dito sa amin at malilikot. Kaya baka mamaya, masira pa yung modem at saka yung fan. So, ayan. Ayan. Okay, guys. So, uulitin. Sana, panoorin nyo itong video ko at na mga makatulong po sa mga may internet dyan at may mga modem na madaming na gumagamit tulad dito. So ayan, thank you guys.